Hello, magandang araw po. So, magpaalang araw po sa inyong lahat. So, nagbabalik ang workshop fix repair, video card repair. Okay, so may job tayo dito. This is a flow ng ating repair. So this is 398 so from Sir Deas Mortem. Dumating siya ng November 18. So, ngayon na November 25 na po. So, baya GNT siya guys kasi GNT yung naka-sticker eh. So, buksan natin siya. Baya GNT. Ito yung kaganda, maganda lang sa ano, sa tip ng GNT, natatanggal siya. Hindi siya nasisira yung bubble wrap. Ayun, yan yung nagugustuhan ko din sa GNT. Pero yung services ng GNT hindi ko nagugustuhan kasi laging butas. Mga ano kasi namin nare-receive butas yung mga delivery nila. Mas maganda yung ano ng LBC yung packaging at saka yung courier nila. Kasi hindi siya butas. Yeah, sa GNT kasi kagaya nung case dati nilang nabalita sa TV. Tinatapon kasi nila yung ano kaya yun na yung pinakang ano talaga. Tatak na nila na yung nabalita na yun na kaya nabubutas talaga yung mga dine-deliver nila. So, yun. Sana may improve ng GNT. Magkaroon sila ng right box. Yung box na ano. Kasi mura lang ang shipping sa GNT. Yun lang yung panlaban nila eh. Sa LBC kasi medyo mahal eh. Pero may quality yung service. Parang branding din kasi. Ayan. Yun nga lang. Ay, tsatsaga tayo sa ano. Sa butas. Ang kahon. Ayun. Kaya depende sa customer kung saan nila gusto ipadala. So, tanggal natin to. Lagi ko naman yung sinasabi sa customer eh, bago magpadala sila. Kayo po, mura po sa GNT. Yun nga lang po, minsan po butas. So, yun lang sinasabi ko. Pero it's up to you po dahil defective naman yan. Ayun. Ganun lang sinasabi ko sa customer. Pero hindi ko po sinisira ng ano, GNT. Puro ano, para kasi yung sa customer ko eh. Siyempre. Alam namang ireto natin ay yung hindi maganda. Automatic ireto natin ay yung maganda para sa customer. Hindi mabuksan dito. Okay. So, magbubukas pa lang. Nahirapan na. Paano pa kaya pag na-repair? So, mahirapan din. So, wala naman siyang name. So, hindi natin na itatago na. Wala naman siyang name. Ano natin tong bubble wrap niya, i-care natin. Para pag ship pabalik, eh, safe pa rin. So, ang re-repair natin guys is this is a pallet gaming pro. So, dikit natin to dito. So, magandang idikit. Dito na lang. Yeah, so gaming pro. Okay. Mas natin. So, check mo muna kung may name. So, wala siya nakalagay na name. So, just po. Okay, wala siyang name sa loob. So, customer chatting lang. Nasa labas lang yung name na lagay. So, hindi. Sa, lagi ko kasi sinasabi, lagyan ng name. Hindi nilalagyan ng name ng customers. Kaya, minsan, kagaya kanina, may nag-chat. Nawawala yung kanyang item. Hindi kasi nilagyan ng name. Yung tuloy nahihirapan ako paano natin maano eh hindi lang naman kasi isa ang customer natin marami kaya lagyan nyo po ng name pag kayo magpapadala sa akin para po malagyan natin ng tamang identification. Okay, so palit, so may favorite repair palit, laki yung mga palit kasi guys nanda pa yan, clear lang natin para sa mga nagko-comment sa nagsasabing sirain ang palit, sirain ang
1050 series, sirain ang GPU. Actually guys, hindi siya sirain. Talaga nasira lang talaga siya. Then, marami siyang user. Then, na-extend pa yung buhay nila. And, naiba-vlog sila dahil successful repair sila. Yun lang ang masasabi ko. Kasi, ang dami guys nagko-comment sa YouTube channel ko. Sa Facebook, sirain daw yung mga ganyan. So, ang kasi ang nakikita nyo na kasi is nasa part na kayo ng use na eh. Use na. Dapat ganun kasi. Nasa part ng use na. Huwag nyo tingnan yung binibili nyo pa kasi hindi nyo na siya binibili or bibilhin pa lang eh. Nagamit na siya. Tapos nasira siya. At nagawa at na-i-vlog. Ikumpara natin dun sa ibang brand na wala sa vlog. Kasi nga, hindi na nare-repair. Yun yung titingnan nyo lagi. Huwag nyo tingnan sa dahil lang na iba-vlog sila na sasabihin nyo sira. So actually guys, it's not good. Ano nga eh. Ang kagandahan nga eh. Na-repair sila. Na-i-vlog sila. Success repair sila. Nabuhay pa sila. Nabigyan pa ng pagkakataon. Humaba pa yung buhay. Kasi makakahaba ang buhay ng mga ganito guys. Yan. Yun yung tatandaan nyo. Kasi ang dami guys na nagko-comment sa akin. Sirain daw yung ganyan. Actually guys, para sa akin, hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Yan. Kasi nare-repair siya eh. Nabibigyan pa siya ng buhay. Kaya nga siya na iba-block. Ayan. So this is a liquid damage. May nakita na agad ang kulay green. So no need to insert ang problem nito. Possible no display. Ganyan. O kaya no power or shorted. So hindi na natin siya isasalpak kasi may nakita na akong liquid damage. Kisa naman umusok pa, matuluyan pa, masira pa. Okay? So, laging ganyan pa nagre-repair. Matik naman kasi yan eh. Pinadala sa'yo, may sira. Matik yan. Sa mga nagsasabing hindi man lang sinasalpak. Yung kasing ano, yung kanila kasi, yung kila Northridge Peaks, kay Surin, yan. Nanonood din ako niyan guys eh. Kay Tech Cemetery, kay Vitatech. Mapapansin nyo sa yung bago niya isalpak, na-disassemble na yung unit. Or na-check niya na kung ano siya, tawag dito. Kung corroded ba o ganyan. So, ganun kasi yun eh. Kahit ako ginagawa ko rin yun. Mapapansin nyo yung sa iba kong video, sinasalpa ko siya kapag na-tingnan ko na. Yan. Pero pag ganito, nakita ko, may damage, may ano, may corrosion. So, sisirayan pa ba natin? Kundi ayusin ah, matik sirayan guys. Kita naman eh. Ganun yun guys. Kasi may... So, yung binabanggit ko lang ito base sa nakikita natin. So, hindi... Wala naman akong intention na siraan sila o... Ano. So, this is for... telling the truth. Na hindi naman lahat ay ganun. Na kanyapat. Na ultimong pagsaksak na walang display. Kasi sinasabi doon sa mga video ko iba. Ano nang daw. Gumagana naman daw yung video card. Ayan. So yun ang sabi nila. Gumagana naman yung video card. Ginagawa lang ng video na walang display. Ganyan. So diba? Imagine. Ako yung napapatawa. Ayan. Diba? Nakakatawa yun. Imagine mo. Sabihin nilang ganun. Nagawa lang ng video. Ay, samantalang kung titingnan. Ano kasi doon? Wala silang idea. Sa mga nagsasabi ng ganun sa akin. Wala silang idea. Hindi nila ako kilala. Yun. Hindi nila alam kung gaano karaming GPU ang na-repair ko. Yun. So, kaya sila siguro nakapagsasabi ng ganun. Ang ano kasi, inuhusgahan agad eh. Hindi pa naman kilala, inuhusgahan agad. Dapat hindi ka na. So, dami guys ng na-repair ng GPU ay masasabi ko lang ay ano. Dapat kasi nagre-read din naman yung parang ano eh. Parang ano yun eh. Parang sa scammer. Kaya tayo na-scam dahil nga dun. Hindi tayo nag-view man lang ng profile nila. O location nila. Saan sila located. Ano bang ano yan. May review sila. Dapat ganun yun eh. O kung wala man lang silang review. Kasi yun sa akin, actually guys, yun nga eh. Isa rin sa, walang reviews yung aking mga page. May page ako na video ko.
wala siyang reviews before. Yan. So, yun, wala nga siyang reviews. Ibig sabihin na ba nun, walang customer, walang nagtitiwala, walang, ang totoo niya, libo na yung kinikita natin. Yan lang yung nasasabi ko. Ngayon, nang nag-vlog ako doon, nag-comment ako ng gano'n, may mga nag-reviews, guys. Yan. Yan, nasasabi siya. Ang dami nag-review. Nag-review yung mga customer na mga nagpagawa na sa akin na success. Sabi nga, sabi nila, eh, sabi, review daw. Sir, bigyan ka ta sa review kasi yung mga nag-ano sa'yo. Para alam nila talaga ano. Ngayon. Dami nag-review sa akin, guys. Ganun lang kasi yan. Minsan kasi, hindi na nila naasikaso yun. Ay, mga busy person. Hindi na naasikaso yung pagre-review eh. Kasi may mga trabaho din yung mga yan eh. Hindi lang naman ako yung kanilang ano. Basta ano na lang sa akin, pagawa unit, okay, good, gumagana, maganda, maganda ang ano, feedback. Na say thank you. Yun. Hindi na sila nakapag-comment, nalimutan na nila yan. Ganun kasi yun eh. Ayan. So, dami ko sinasabi, no? So, pang-entertainment lang, pang-entertaining lang. Ayan. Nililinis ko lang yung ano. Actually, ito guys, I think, since na binili, wala pa siyang linisan. Bago pa yung ano, yung thermal paste niya, ayun dati pa rin. Nung binili siya. Ayan. So, latest version na ito ng chip, TU117 na siya. So, may stencil na ako nito, nakabili na ako. Ayan. Actually, maganda yung gantong chip. Maliit lang siya, small, tas latest version pa siya. Ayan. Yeah, so may corrosion sa likod siya, guys. Ayan. Pakita ko sa inyo kung bakit hindi natin kailangan isaksak kung may in case na may mga ganyan talaga. Para lang ma-proof natin na we need to protect. Kailangan yung due process ng pagre-repair. Labo na ng microscope ko. Ang dami ng dumi. Pati sa loob yata may dumi na. Ang dami nga, oh. Wait lang, guys, ha. Linisin ko lang yung microscope ko. Talagang walang linisan to. Napakadumi. Hindi ko na makita. So, yan. Kita na ba? So, yan, guys. So, ito, meron din siya. Nasa first, ano pa siya? Ayan, oh. Liquid damage, guys. Attendan mo yung attention, sabi ko, guys. Tapos, isasalpak mo siya ngayon. Para lang masabi sa video mo na gumaga. May display at hindi gumagana ng GPU. Di ba? Dapat ganun. So, nasa repairing kasi tayo ng lagi natin ginagawa. Ayan. So, wala guys yung kanyang purse. Ito yung purse data lines. Sa kanyang tawag dito. Reference pa to? May tawag dito. Nakalimutan ko na naman. So, dami iniisip eh. Nagsasalita kasi ako. Ayan. So, missing parts. So, napatay tayo dyan. So, may missing tayo dito. Wala akong ganitong specs. This is 1650. Pero may nagawa ako nito kahapon eh. Ano ba yung ginawa ko diyan? Ay, hindi. Iba yung ano ginawa ko na yun. Pareha siya guys ng ano. Ino 3D. May ginawa akong Ino 3D ganito. So, tingin ko hindi siya ganun kaparehas. Pero dito yun eh. Dito yung may missing niya eh. Kaya lang ito. Yun lang. So, next problem. Mukhang hindi mare-repair. May missing parts ito guys. So, may missing siya. So, tingin ko may missing. Ito. Wala kasing schematic ang ano eh. Ganitong modelo. So, dito. Kasi tinamaan talaga siya ng corrosion. Marirepair ko lang ito pag may dumating na si model. Ayan guys, ito. Rodded siya, saka ito. Kasi may effect to eh, pag wala ito. Capacitor to eh. Pwede ko naman siyang i-view sa ano eh, sa mga sa tag dito. Gaming Pro?
Ibang palit kasi ito eh. Meron, marami ako ditong palit pero hindi ganito. 1650 kasi ito eh. DDR6 siya eh. So wala pa ako nito dito. 1650. Wala pang donated na ganito. 1650. Okay, wala pang ako donated na ganito. Puro ano dito ang mga donated eh. 1050 Ti lang eh. Saka ibang ano na. Ibang brand. Ayun lang ang problema ko. So, iba kasi yung ano nito, guys. Yan, missing. May missing dyan, oh, sa lalim. Tapos, dito. Yan. So, wala tong schematic. Ah, problema na naman ako. So, wala akong makopyahan. Or, try natin i-search. Search nga tayo. GTX 1050 palit. Palit. 1650 Gaming Pro. PCB. PCB. Ayan. So, mayroon dito. Iba din yung design. Ano kasi, marami siyang klase. May mga design talaga siya na ano. So, tingnan natin to. Kung parehas. Ah, hindi. So, iba. Ito guys, share natin screen. Screen. So, yan siya. So, bagamat iba yung modelo, yan o. Oh. Pero gaming pro din siya, 1650 Super. Super Storm X ba to? Ay, hindi. Gaming pro lang. Gaming pro. Okay. Pero pareha siya ng back. So, yan. Pareha siya ng back dito. So, mayroon siya. Ay, iba. Tama, iba nga. Iba yung nasa ilalim. So, kasi dito, wala siya. Ito parehas. Tapos ito, parehas yung posisyon. So, Gaming Pro yung ano natin. Hanapin. Gaming Pro. Super pala yan eh. Ito to. Ito, Gaming Pro. Yun lang. Iba din. Ibang version. Wala yung... Kasi may transistor siya eh. Sa part na to. Wala siyang transistor dito. Hanap tayo ng PCB. Tech power up. Storm X naman to. Gaming Pro. Ito. Lazada. Gaming Pro. Super Gaming Pro. Gaming Pro lang siya eh. Dual pa naman tong isa. Ah, 1660 pala yan. So, hanap tayo ng PCB. Puro Storm X ang nalabas eh. Maganda yung sana eh. Tick power up. Maganda yung image nila eh. Maganda ang picture nila. Iba eh. Iba yung nalabas.
Iba kasi pag may super na eh. Dapat gaming lang siya, gaming pro. So, nasa 8,000 lang siya. Ay, dual pan. Oh, tama, dual pan nga to. Okay. Oh, wala din siya. Ang problema natin ay ganun. Wala siya. Kawawa. $16.50 gaming port. Gaming. So, gaming pro. Dapat tayo may transistor sa likod. Bete. May transistor dito eh. Diba? Yeah, 6. So, hirap maghanap. Wala tayong ano. Wala tayong makuhaan. Hey, nako. Hey, nako. Kaya to. Ay, naku. O, paano natin ito mapapagana? Ang ingay. Ang ingay. Ngayon ng bata, palagi na lang extra. Extra lagi sa video. Sa video natin, extra. Mula pagkabata, extra pa rin. Extra pa rin ang aking anak hanggang ngayon. Simula pagka-video, yan ay kasama sa ating vlog. Ang paswerte. So, ito ay putol.
I think capacitor lang siguro to. Hindi ko lang alam to kung resistor eh. Itong dalawa. Wala akong makita guys eh. Kaya susubukan lang natin kung anong, paano siya nagpa-function. Pag gumana, maka siguro wala siya. So, wala tayong idea guys. No schematic tayo sa ganito. Wala schematic siya na eh. Si palit. Marami siyang ano eh. Marami siyang product ng palit. So, putol ito. First, ano na yan? So, ito ay reference plus minus. Tapos, ito ay may tawag dito. Nalimutan ko na. Pag nag-view ako ng ano, board view at saka ano, nakikita ko siya. Board view at schematic. Nakapunta kasi yan ang chip. First, ano yan eh. Sana mapagana natin. So, naihiyan ng daga, liquid damage. Usong-uso yan sa computer eh, sa video card. Hindi maintindihan kung bakit siya na nali-liquid damage. Corroded. Lagi na lang naihiyan ng daga. So, bakit kaya ganon? Putol na. Oo, ubos na to. Oo, ubos na ng liquid damage. So, mano-mano, ganyan ako pa nagre-repair. Talaga kami na mano-mano. Hindi ako naglilinis yung... hindi ko siya lilinisin agad. So, laki sa sonic cleaner. Hindi ganun, guys. Kasi yung rate kasi ng success nandun sa pagmano-mano para ma-check yung ano niya. Saka bago mo siya i-cleaning. Yan. Para maganda yung success rate niya na repair. Humido siya eh. Ihiyan ng ano, pusa or daga or ano. Hindi ko lang alam kung ano. Ihiyan pag ganyan. So, wala naman nabanggit ang customer kung rat urine eh. Pero pag may humido kasi, yung iba kasi yung sa liquid niya. Kapag siya ay parang, yung para siyang ano, dumikit na may harina ba yon. Parang ganon. Yun ang humido. Ibig sabihin, nanggaling siya sa ano, galing siya sa ihi. Bagamat hindi natin nakita kung anong umihi. Ganun kasi pag umido. Kasi pag mga corrosion lang na ano, liquid damage, hindi siya eh. Ito, kagaya nito, kalawang. Ito lang yung mga moist, mga nang galing sa liquid na walang chemical. So, wala na pala itong paa. Paano natin siya pagaganahin? So, may function ito.
Paano kaya natin siya pagkaganahin? Ito rin yung repair ko dun sa isa eh. Ganito rin nangyari. Liquid damage. Hindi ko alam kung may mga connection itong mga to. But try na lang natin siya linisin. Baka ito yung makukunin ko pa. Meron pa namang malinggit eh. Sana mabuhay ko pa ito. Ay! Naku, naputol na. Ay, talagang wala na to. Yun lang. I think this is a connection pa. Switching yan eh. So, kaya lang mayroong one, ano sa likod? 1.8 yata ata. May coil. So, mga latest version. Ito pa. Ano yata ito eh? 3.3. Tapos, 5 volts. Tanggal na. Tapos ito. So, ay, putol na rin ang paa. Ano ba yan? So, papagana po kaya natin to? Wala tayong kuko-donor eh. Wala pa akong donor ng ganitong ano. Ganitong modelo. Hindi ko alam kasi wala kasi nakalagay ang value ng piyasa. Mag-magic kaya tayo, hula-hula. Pwede naman siguro. Bukan natin mag-hula-hula. Sa ano din? Sa side by side. Tayo kukuha. Dito yung sa side na to, dito rin sa side na to. Ito, ano na to eh. Sa display ito eh. Itong mga to. Ito ay HDMI. Pag ganito kasi, minsan, hindi na siya mag-switch ng port. Hindi na nalipat ng switching. Kaya siya, isa, wala siyang display.
So, trying to repair. Tingnan natin. Magsusuko o mawala ng pag-asa. Oops. Wala na. Oh, tanggal na siya. Cool. Ay. Wala, isa na lang nakakapit. Ito na lang. Wala na to. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Wala na. Kinalawang na. Kinalawang na. Yan na. Dami nang wala. So, trying pa rin. Kahit hopeless, so trying. Kahit hopeless. Hopeless man. So trying pa rin. So. Pati pala dito inabot. Eh, umbido rin eh. Ito. Malinis naman yan dito. 703. Tama. 7303. Yan yung mga litis anong IC ngayon. Nilinis ko lang siya, guys. Nilinis lang natin. Para mapaganda. Actually, wala tayong kasiguraduhan kung i-display. So, not shorted naman yon. Okay. This is 1 volt, I think. 1 volt. This is 1.8. Yan. So, wala tayo nito pamalit. Hindi ko alam kung papareha siya sa ano eh.
1050 Ti, ay, wala talaga akong ganyan eh. Kahit ibang brand wala. Ibang design. So, iba yung design dito. Display port. Ah. Huh? Ba't ito yung rumble? Galax ito eh. Ito to. Nilaglag yata ito ni Athena, babe. Nagano siya, rumble-rumble na yung mga natin. So, check natin ang sa ibang parts. So, wait lang guys ha. So, pending tayo ng solutions. So, I think wala akong makita ng solution. Sa palit kaya. Sa palit. So, ito siya. Ah, tingnan natin. Ah, huwag tayo ma-hopeless. So, palit. So, ibabase na lang natin sa ano. Sa earning experience. So, we need to get that IC. Okay, dun sa isa. Kasi ito ay tapat ng Shimai. Ay, malaki pala siya. Malaki yung IC. Ano ba yan? Oo, oh, malaki nga yung IC. Oh, very sad. So, ito. So, sa likod siya ng display port. Ito, subukan natin to. So, ano pala yan? 6 pin. So, guys, tayo mag-ano lang. Experiment lang tayo. So, this is... Kasi, no choice tayo eh. K72. So, no choice na tayo, guys eh. Wala naman donor. So, we need to experiment if working or not. K72. Okay, ito at ito na parehas. Ito, parehas din. K72, K72, K72. Oops. So, itong isa ay iba yung number. Kompleto pa naman ang paan nito. So, itong isa. Ay, natanggal na. Okay, 72. So, trying. So, ito siya eh. Mahihirapan tayo.
Naatok ako. Testing natin siya, guys. So, bahala na si Batman. Aha, meron din pala sa... ano na pala to? Marami na palang damage talaga. Pati pala sa back sa ano niya. Talagang ano na rin talaga siya. So, sa bagay, ang purpose kasi natin to repair. So, gagawa natin kung mare-repair. Subukan natin itong kaskasin ko nga dito. Tingnan na natin sa port. Saan port gagana? I think sa port lang yan eh. Yung mga ano. Wala kasi donor. So, ano to, cut na rin to. Grabe na pala ang naging damage nito. Ibig sabihin, yung PCB nito, PCB, yung PCIe na pinaglalagyan, damage din siya. So, ito naman, nagkakatabi na to eh. So, matik yung pinaglalagyan nito, sira. Kasi dito, ito yung sulog eh. This is 3 volts. Ito, 3 volts ito. Ito, isa na ito. So, tingnan natin yung mga ano sa baba. Sa likod, kung saan siya nakakabahagi. Kung sa... Hindi, wala lang ang display port. Magagana ang... Ano, kasi yun lang naman yung choices niya din eh. May ari. Wala kasing donor. So, mas mano pa rin siya. Bili na lang siyang converter. So, kakain na naman, tanghali na. Dugsungin lang natin to isa. Ito to. Dugsung ko lang siya dito. Kasi important ito eh. So natin yan dyan. Securing iron. Kakain na naman. Tanghali na naman. So, 1 hit, 1 down. So, testingin natin yan.
Testingin natin kung mag-works. Kung wala, wala talaga. So, need to surrender. Okay. So, need to surrender. Gumana, masaya. So, possible ano to eh. Hindi ko alam kung alin dito yung gagana guys. Na port. Tingnan lang natin. Kasi wala ito yung schematic. Ang kailangan nito yung donor. So, hanap na lang yung customer ng donor. So, wala pa kasi dito sa shop ko na ano eh. Donor as of now. Okay po. Opo. Saglit lang. Okay. So, tingnan natin. So, surprising what happened after cleaning. Kung may blow up na mangyayari. So, dito muna tayo. Chimay. So, let's see what happened. So, abang natin ang power up. Power up. Chip is hitting. Oh, may display. Ba? Okay, see? Ah, nasa kapila pa lang ano. Oh, wait. Hop natin. 20 minute na. Ah, may display siya. So, review ko lang yung ano ng customer kung may display ba siya. Wala. Pero, walang notes eh. Walang nakalagay na notes. So, lagay natin na anong number nito? 398. 398. So, review natin. 398. Okay. Ha? Meron pala nakadikit sa ano? Sa labas. Pero natangkit na hindi napasama. Okay. Ano kalagay dito is no display. May number kasi siya guys. Kasi JNT siya. 398. Okay, tama. 398. Tama. Pangalan niya ay Dios Mortem. Okay. Tama naman. So, nakalagay dito guys sa kanyang ano. Parang matawag dito. Hindi yata. Nakaano to ah. Activate. Deactivate. Ha? Huh? Diba? Hindi nagaano to ah. Mali. Anong camera yung ano? Wait lang guys. Nagka-problema na naman. Tama ba? Alin? Okay. Ay! Mali. Tama. Ito pala. Puron kayo nga pala. Salay na pindot ko guys. Wait lang guys ha. So, pasensya na kayo. So, activate and deactivate. Kasi nagluloko talaga ito eh. Camera na to. Ayun na naman. Nagluloko na naman talaga siya. Wala na kasing import. Dami na kasaksak. So, deactivate. Then, activate. Ayan. Ayan. So, show na may display. So, power on. So, minit naman yung chip niya, guys. Hindi ko alam kung ano magiging effect na nung mga piyesa na wala. Ayan. So, may display siya. So, gamit naman tayo ng tawag dito. Kasi no display siya guys. Yun ang nakalagay sa ating customers. Customer note. So, ibig sabihin, walang display ang ano nito. Baka walang display yung ano. So, try natin. So, saksak natin guys ng okay. May showing. So, meron sa HDMI. So, gamit natin ay display port. So, tingnan natin siya kung
May display siya, wala. So, okay. Okay, let's show the screen. Ah, sala. Bench pala. Okay, power on. Magkaka-display ka siya. Okay. Oh, chip is heating but still okay, may numlock but still no display. Okay, damage nga ang ano. Display port. So sa baba naman, lipat natin. So mayroong mag-record pala, no? So display natin. Sa baba naman. Kasi yun eh, the switching kasi siya, switching display ng this HDMI channel. Yun ang possible ma-damage. Okay, so lipat natin. May init naman siya, guys. So let's power on again. Power on. Okay, chip is heating. So let's pinch. Okay. Oh, heating na siya. Tapos meron na siyang numlock pero wala pa siyang display. Still no display. Okay. Okay. So damage yung ating ano. So wala yung ano to, guys. Wala siyang schematic. So we need the total na customer na lang. So at least may display na siya, guys. Kasi no display siya. Then tatanong ko din kung ano yung gamit niya na port. Okay? So, I don't know what is the magiging effect ng ibang piyesa. Power on. So, this, ano yan guys? HDMI tayo. So, may display siya. HDMI. As you can see. So, yan o. HDMI. As you can see, may display. Yan. Yun lang yung magiging issue natin ay hindi ko alam kung anong effect ng ibang parts. Wala kasi ay ito kasi na-damage kasi sa part na to eh. Ito, switching yan eh. Switch. Ay, sorry. Walang camera. Yan, so na. Damage kasi yun dito. Isa dito. So, I don't know what this effect. Kasi this, ano to eh. Malapit sa display port. Yan. Ito. So, itong group kasi nito, possible display port. Kasi no display siya eh. Ayan. So, yan. Tapos dito, lalagyan ko na lang siya ng ano guys. Lalagyan na lang natin siya ng tawag dito. Lalagyan ko na lang siya dito ng coil. Yung mga coil na maliliit. Subukan na lang tayo dito sa ano. Baka may makukuha naman tayo dito eh. Meron dito. Ito. Available siya eh. Coil to eh. Tapos, yung isang putol lang pa na, ano, na MOSFET. Dito natin siya kukunin. Ito may isa dito eh. Kasi ano siya eh. Oh, ito siya. Possible na ito lang yan eh. Hindi naman na lumalayo eh. So, kasi yung group niya, ito. So, napapansin natin, mayroon siyang ano dito. Yung group niya connected dito sa mga to. So, HDMI siya. So, yan lang yan guys. Kung check naman natin sa microscope, connected naman siya eh. Ayan, no? So, connected siya sa coil. Dito. So, ito, ipapalitan na lang natin. Kukunin natin ito sa isa. Kasi ito lang yun eh, HDMI. Kailangan natin supportan yung HDMI. Para hindi magkaroon ng effect sa darating ng mga panahon or short circuit, ganyan. Kasi itong dalawa kasi, ito, saka ito. So, I don't know what is the function of this K72. So, subukan ko rin siya maghanap, guys. K72. Kung makakita ko ng K72. Pero, parang narinig ko na siya. Nakakita ko na siya. I'm not sure kung ano. Kasi meron dito, 702 eh. So, kung may schematic kasi siya, maganda. Iba siya eh. Hindi, ano pala yun? Ganto yun. Ah, hindi. Ganto yun, no? 702 dito eh. So, wala tayong eskema eh. Yan ang problema. Ayan, so, bali, let's do sinang. Kakain lang muna ako. So, tuloy na lang natin mamaya. Stress test ko yun mamaya. Pakita ko sa inyo. Ayan, tapos papalitan natin yung mga yun, yung mga nawawala. So, 1 hour na itong ating video. So, alam ko, continuation to. So, update ko kayo later. Okay? So, ayan, continue lang natin yung nire-refer natin.
So, pakita ko lang sa inyo, guys. Bali, naayos ko na siya. Ayan, so... Eh, so wala pala yung ano. So, kinuna na lang natin ay yung kanyang... So, kumuha na lang ako dun sa old na... Ano? So, ano na lang ito, guys, sa... Ang tawag dito. Yung... So, inano ko na lang yung experience. Nilipat natin kung saan nagmula. Pero I'm not sure sa mga value nung transistor. But it's the same position. Okay? So, same brand naman yan. Same palette. Palette din siya. So, this is the latest version lang ng palette. So, let's check natin kung mag-work siya. So, ituro ko lang sa microscope yung mga nilipat ko na piyasa. So, kita nyo naman kanina may display naman siya. So, ito siya. So, ito, nilagyan ko siya ng big capacitor dito. Kasi I think may capacitor ito dito. So, nilagyan ko lang siya para sigurado. So, para ma-filter. Kasi galing siya dito. Yan. So, siyempre, nilagyan natin dito ng connection. Kasi putol to. Kinain kalawang. So, bali, ang hindi natin ma-repair dito sa isa na to. Wala akong makuha ang pyesa na same, na pamalit. Yan. Kaya, wala akong, ano, sa isa na ito, kung saan siya. Wala akong mahanap. Ito naman, yung dati pa rin. So, sinubukan ko na lang ayusin yung hinang. I'm not sure kung working. Tapos, nilagyan ko siya ng capacitor. Yung natanggal ka na yung capacitor, binalik ko, nilagyan ko siya ng bago. Tapos, dito, yung missing na tatlong coil para sa HDMI. Kasi, baka magkaroon ng problema. Guhit-guhit, ganyan. Tapos, yung, ano, kinuha ko na lang doon sa palit natin 50 Ti. So, nilipat natin dito sa 1650 series. So, let's check na lang natin kung magiging success o working ang ating nire-repair. So, ayan. Ayan siya, guys. Ayan. So, lilinisin ko pa yan after. Hindi ko pa siya nakikleaning ng full cleaning eh. Kailangan pa natin siya i-cleaning sa machine. So, ang gagawin natin dito, guys, re-repair ko lang dito. Lagyan natin niya ng tawag dito, shoulder mask. So, applyan ko siya ng shoulder mask para clear yung ating mga location. So, lagyan natin dito. Tapos, dyan na lang tayo kukuha. Okay, kuha tayo dyan. Lagyan ko na lang siya dito. Retouch lang ito, guys. Retouch. Para maging maayos siya. Yan. So, connected pa naman yan. So, hindi ko alam kung resistor yung nawawala dito sa part na to. Pero it's okay. I think working naman siya. Lagyan lang natin ng mga ano para tawag dito hindi masyado kalawangin yung mga tinanggalan ko. Yan. Ah, hindi siya kainin ng kalawang.
Lalagyan na lang natin siya ng ano, ng UV light para ma-perfect yung pagtigas ng solar mass. Okay? Sasabayan natin siya ng hot air. So, 300 lang yung aking heat dito. Hindi naman masyado malakas yung heat natin, guys. Low heat lang yan. So, 300 lang yan. So, okay na siya. So, ang gagawin ko na lang dito, guys, ay lilinisin ko na lang siya. Tapos, i-stress test ko. Tapos, ipakita ko na lang sa inyo yung last result na stress test. Para makita nyo na success yung ating repair. Okay? So, let's wait na lang for stress test. So, ito na yung update para sa kanyang video card. Kay Sir, pangalan nito, kay Dios Martin. So, ayan. Pila ng repair, 300. Ayan ito siya, guys. Ayan. So, 398. Pila ng repair. Yan. 398. So, merenda po kayo, guys. So, may merendahan tayo dyan. Available. Kain lang kayo if you want. So, ayan siya. This is nahihiya ng daga sa madaling salita. So, ayan siya. Ayan. So, bali, damage yung kanyang ano, yung ating yung dalawang port ng tawag dito, display port. May mga wala yung pyesa, so wala tayong donor, wala schematic, kaya hindi natin masolusyunan, wala tayong pamalit na kunan donor. Pero yung ating HDMI, na-repaired naman natin. So, nagawa ko naman yung HDMI niya eh. Ayan. So, okay na yung ating stress test, bagamat malayo sa isang camera. Ma-upload natin yun sa YouTube isa na yun. So, ayan. Stress test natin, strand for 30 minutes na siya, guys. It's running. So, yung temperature lang naman niya is lower. 73 degrees Celsius is lower lang. Hanggang 83 yan, guys. Yung pinaka-lower, ano. So, bagong palit na yung thermal phase. Siya, okay na siya. It's working fine. So, show lang natin yung kanyang specs. Ang specs niya, turo ko na lang. Sa, ayan siya. Latest version na siya, DDR5. NVIDIA GTX 1650. TU117 na yung kanyang GPU chip. Ayan, T117 na yung GPU chip niya. So, 4GB DDR6 micron ng VRAM. So, 128-bit. Ayan, ang kanyang clock is nasa 1590. Ayan, yung GPU clock niya. Okay na siya. Ayan, pa-update natin para kay Sir. 398 repair natin. Okay na po siya. It's working fine. Ayan. So, ito uploadin natin sa YouTube. Ayan, ka-record din siya. Dual record. So, ito nasa cellphone. Sisend ko sa customer. Ayan. Para sa update sa kanyang video card.
Okay na siya. It's working fine. Ayan. Ayan. Babay na dito para sa cellphone. Sisend ko sa customer. Okay, bye. Ayan. So, nirecord ko lang doon sa cellphone natin. Yung ano. Kasi sisend ko yun sa customer. Yung nasa cellphone. Ito kasing recorded natin na ito ay para ito sa tawag dito. Sa uploaded natin to sa YouTube channel natin. Ayan guys, so it's working na. Ang natira, ang talagang ano lang, pinalad lang tayo at sa HDMI port. So, yung dalawa na DP port, ay hindi tayo pinalad. Wala akong ano, i-donor. Marami akong board dito sa likod. Kaya lang, yan, mapapansin nyo sa camera, likod tayo. Baba natin. Ayan guys, so kung donor board lang, napakarami yan guys. Yan, mapansin nyo. Donor. Yan, napakarami niyang donor board ko na yun dyan sa likod. Ayan, mga donated dyan ng customer. Bigay ng mga customers. So, dagdag siguro na saan yan. Tapos dito pa sa baba. Meron pa dito eh. Ah, dulo. Sa ilalim. Meron pa yun sa taas. Yan, may mga ano doon yan eh. May mga laman yan, yung ano niyan. Mga kahon. Tapos yung iba. Siyempre yung iba pagawa ng customer. Yung iba donated na rin eh. Ah, so ganyan karami yung ating mga donor board. Ayan. Okay. So, yan. Natatapos na yung ating pagre-repair. Yan. So, tatapusin ko na muli yung pagbibideo natin. Stress test is running on in good conditions. Ayan siya. So, ito ay bukas ng tanghali ko na si-ship sa may-ari. So, ano kasi yung pag mga liquid damage kasi base sa experience ko, ano siya, pag yung tinapos yung stress test, na pinalamig mo siya, kinabukasan, hindi siya gumagana sa mga liquid damage yan. Kaya, for sure, kasi para hindi masayang ang SF ng ating customers, ganun gagawin natin. So, palamigin natin yan ngayon, tapos bukas ko na yun matitest ng umaga. So, ngayon naman na yung oras lang natin ay 4 PM pa lang. So, bukas ko na itetest ng umaga yan para malaman naman kung kapag lumamig, kayo nabubuhay pa. Mas kasi pag liquid damage, ganun siya. Kaya, ganun ang gagawin natin dyan, guys. Kaya, ayan, as of now, so, tapos na yung ating pagre-repair. So, ano lang, may skip tayo. Kasi, so, kumain ng tanghalian kanina. Then, may mga iba pang ginawa. So, marami kasing customer. May mga dumadating, nagdo-doorbell. So, isa lang kasi ako, guys, ngayon. Wala na yung aking kasama. Nag-quit na sa pagre-repair. So, hindi niya gusto ang pagre-repair. Kaya, nag-isa na uli ako sa pagre-repair. Okay? So, ayan. So, invite ko yung mga bagong nanonood sa aking channel. Huwag niyo kalimutang mag-subscribe. Kapag hindi pa kayo nakapag-subscribe, click niyo na rin notification bell para updated kayo. Tapos, mag-comment lang po kayo kung kayo may mga question. Nagre-reply naman po ako sa YouTube channel. Yan, may Facebook page po tayo. Nandyan naman po yan sa description. Check nyo lang po dyan para makapunta kayo sa ating Facebook page. Ayan. So, like nyo na rin and share nyo sa others para malaman nila na may nagre-refer ng video card. Kasi kung konti pa lang guys yung nakakalam nagre-refer ng video card, halos customer ko kasi naman nakakilala. Laging tanong na, lagi nilang nasasabi, may nagre-refer pala ng video card. Ngayon ko lang nalaman, sabi nila. Kasi yung iba, tinapo na daw. Ayan, so, mas maganda, wag nyo pong galawin ang video card nyo. Halimbawa, para sa mga customers, mas maganda, dalhin nyo sa technician yung video card nyo. Yung technician na talagang mahusay, magaling, eksperto sa pag video card lang ginagawa. Para sigurado kayo, 100% na may solutions na maganda may bibigay sa inyo. Ayan, kasi mayroong maraming technician, pero hindi sila major on video card. Kailangan kasi, dun lang sa major. Talagang video card lang. Para yung focus, lahat ng parts, mayroon siya. Lahat ng tools, mayroon siya. Kasi, ano siya, video card lang yung nire-refer. Kasi yung ibang tech, kaya guys, ay kulang sa gamit. Kulang sa tools, parts, piyasa. Kasi malaking investment sa video card na repair. Video card, si Hyundai na lang yan. Mayroon kasing motherboard, technician, laptop technician. Ayan. So tayo, major on video card technician only. So nagre-repair din tayo ng laptop, pero bihira na. Kasi nandito sa video card yung focus natin. Kasi lahat ng investment ko, piyasa, nakita nyo sa likod na yan, pang video card lang yun, guys. Ito, nandito.
Ayan. So, video card parts yan, guys. Stencil. So, malaki ang investment din sa repairing. Dati, nag-ano ako, invest sa cellphone. Kaya lang, tinigil ko na kasi may bihira lang din naman. Hindi naman ganun kalakas. Mas malakas talaga sa computer. So, dati sa laptop, may mga investment na ako. So, yung laptop, hindi ko na tinuloy yung sa SIO investment kasi programmer. Kasi, hindi naman siya purong ganun. So, pinakamalakas kasi sa akin ay video card. Talagang puro video card. Pila yung pila nakita sa likod nyo. Yung nakita nyo kanina pila na yon. Ayun yung nasa likod na pila. Ayan. Sobrang dami nyan, guys. Maabot nyan ng 34 piraso. 34 customer. So, yung iba may 2. Mayroong computer shop. 5, 8. Mayroong 18. Ayan yung mga nire-refer ko na video card. Halos, talagang ano, puro video card talaga. Kaya focus ako ngayon sa video card. Kaya sa mga pyesa, ayun, mayroon tayo. May donor tayo. May malaking support. Incomes to donor. Yan, no? Yung nasa baba na yan. Kaya, mas maganda, doon talaga kayo sa mga, para sa mga customers na, doon talaga kayo sa technician talaga. Video card technician na po. At least, hindi na sa inyo sasabihin na, ay sir, wala po akong pamalit nito. Ito po yung sira. Ay, dito na lang po kayo paggawa, pabasa kayong gano'n. Sayang yung time. Okay? So, yung repair naman sa akin ay maabot lang naman siya ng pinamakataas na yung 21 days. Kapag 34 piraso, maabot siya ng 21 days. Yung isang, ano yun, yung isang tao. Pero, yeah, mabilis naman minsan. Pag hindi, lalo hindi tayo nagbablog, mabilis siya eh. Kasi pag tinatamad ako, ayun, dire-diretso ang repair. Ayan, basta ano lang, alam mo masyado ibang gagawin. Dire-diretso ang repair. So, pinakamababa na kasi yung repair ko na sa isang araw ay 2. Yung iba kasi may hirap i-repair. Mga liquid damage, matagal i-repair yan. Kagaya nito, kanina ko pa ito tinitira, guys, sa tanghali yata. Sa recorded natin bago kumain ang tanghali yan. So, ngayon ay alas 4 na. Ganyan siya katagal, guys. Siyempre, may mga ginawa pa rin naman ako. Nag-ano pa ako dun, nag-aayos pa ako sa likuran. Ayan. So, medyo may oras talaga siya. Ayan. Ayan. So, yun ay sharing experience lang para sa mga customer. Ayan. Kaya kung may mga customer, think muna bago magpagawa. Kailangan dun sa diretsuhan na. Maraming pesa, ganyan. Think muna bago magpagawa. Kasi yung iba, nadadala din sa sales talk eh. Ako guys, rekta ako sumagot. Sinabi kong minsan, mapansin, parang sabi nga, pabalang na sagot. Pero, hindi naman talaga ang totoo na minsan kasi may nagtatanong na repair, mga customer. Sasabihin ay, kasi ang ano kasi, may bibigay ko lang kasi dyan lagi pag may nagtatanong sa akin customer. Ang labor price lang. Parts talaga, hindi ko may bibigay ang pesa, ang presyo. Kasi yung parts, nasa'yo pa yung item. Hindi ko pa na-check, hindi ko pa na-diagnose. Hindi ko alam kung ano part number niyan. Hindi ko yan mahuhulaan. So, direct talaga. Sinasabi ko talaga, hindi po akong magician. Hindi ko pa yan mahuhulaan. Hindi ko makikita ang future. Kasi ano talaga, ayoko magbigay ng hinuhulaan. Para sa akin, napakapangit kasi yun. Ay, ganito sir, mga ganito mag-asa. Actually, pangit kasi. Yung pagsagot na lang ang yes or no. Tanong at tinatanong kasi ako ng customer. Mga customer. So, ang tanong, sir, magagawa pa po ba ito? So ano doon, ang sagot ko, no and yes. Yan. So, ang sinatamang sagot ko na lang doon is, titingnan ko sir, diagnose ko, kung matingnan, maramasigahan natin, kung repairable pa siya o hindi na. Kasi pag sinabi kong yes, magagawa. Siyempre, sales talk yun. Kaya lang, parang sa in the end kasi, pag hindi nagawa, sabi mo sir, magagawa. Yun, umasa sa ngayon. Mayroon kasing ganun tao eh. Na-experience ko na kasi yan eh. May inasahan talaga niya. Talagang ano, pinuforce niya ako i-repair yung kanyang GPU. Kahit lampas na siya sa, yung price niya ay lampas na sa pagbili ng brand new. Mayroong ganyan tao, guys. Pinuforce talaga ako. Talagang gusto niya. Sige, sir. Gawain mo lang, sir. Babayaran ko. Ganyan. So, hindi ko alam kung ganun ko. Luma na yung video card niya. DDR3 pa. Tapos, talagang force niya ako. Tapos, ano, sabi niyo. Tapos, pinuforce niya. Labor lang daw. Ganito. Siyempre, difference yun. Pag-rebol, difference price. Ang karaniwan kasing binibigay talaga is labor. Parts in nothing included.
Siyempre, pag kipribol yan, kung kukwintahan ko kasi yung customer, kwintahan natin sa, ano, okay. Pag ribol, bakit ba, di ba, 1.5 yung binigay na charts? Labor kasi yun yung tawag. Ay ngayon, kaya nga sinasabing, kaya nga pinapa-approvean ko sa customer. Sir, inediribol ang chip nito. 3.5. Di ba 1.5 lang sabi? Eh, hindi, sabi mo 1.5 lang. Why saying 3.5? Oh, yan. Sasabi, saying 3.5. Oh, oh. Gusto pa yata kwintahin ko. Eh, sir, oh, ganito sir. Ang chip, sir, ang price kasi ng chip is 16,000. Imagine, 16,000? Oh, di ba? Anong gusto mo? Bibili tayo ng chip? Oh, kaya kayong price na 3.5 versus 16,000 chip? So, di ba? O versus brand new, bili ng bago? Siyempre, rebuild chip kasi. Oh, yung ginagamit na lang. Ni-explain ko yun sa customer. Oh, yung machine na lang, sir. 11,000 to 100,000 pang rebuild ng chip. Okay, ita-charge mo siya ng 1.5? Oh, di ba? Think naman before, ano? Yun din kasi minsan. So, in-explain ko na ganun. Kaya lang yung ibang customer, eh, wala din naman ako magawa. Pero sinasabi ko na, sir, ganito, sir. Inisa-isa ko na, parang lahat ng detalye na para maintindihan ng ating customers. Pero, hantadayin kasi kung talagang hindi rin magkasundo sa usapan, ayun na lang, bayaran lang yung diagnosis, then kunin niya yung unit, or i-donate, depende sa kanya, anong gusto niya. Yan. Minsan kasi, hindi rin naman naintindihan eh. Pero wala tayong magagawa. Kailangan unawain ang customers. Then, isipin mo na lang, nila lang ang ng Diyos, ang tao, may pagkakaiba-iba ng ugali. Kaya, hindi mo siya masisisi kung gano'n ang ugali ng isang tao. Ayan, so, ang dami ko nang in-explain at sinabi. So, sharing ideas lang yan guys. Kasi yun ay basic experience sa pagre-repair. Okay? So, ayan. So, end na natin yung video. So, thank you for watching. See you on the next one. Kwentuhan ulit tayo. Okay. Bye-bye.